For today's video guys, magre-review naman tayo ng electric fan na ayaw niyang umikot. Papansin niyo rito, saksak ko siya. Ayaw niya umikot. Umikot siya pero napakabagal. Malakas siya ng napakabagal. Inayos ko na to, pinalta ko na siya ng bushing. Yung shafting, dilinis ko ng mabuti. Pero nung check ko siya, ayaw pa rin niyang umikot. Okay na may motor niya. Kaya ang suspecha ko rito yung kanyang kapasitor. Magkapalit tayo ng kapasitor. Bubuksan ko lang to. Check ko na rin kung okay pa ba yung kapasitor niya o hindi na. Kung hindi na, palitan natin ng bago. Ang guys, maluwag na siya. Dahil nilinis ko na nga to. Nga lang, nung inayos ko na siya, yung chinek ko siya, ayaw pa rin niyang umikot. Ayos, guys, sasaksak natin siya. Lagyan natin ng lab niya para sa selector. Ayaw pa rin niya umikot. Umikot siya ng napakabagal. Ayun. Ganyan lang ikot niya. Kaya confirm na siguro to na kapasitor asira na to. Ito na yung bagong kapasitor. Papalitan natin yung kapasitor na luma. Ito na nga yung bago. At bago ko nga siya kabit, chinek ko nga lang muna siya. Yung tester na ginamit ko nga pala rito, itong mabili ko online. Hindi ko alam kung ganito. Itong tester lang ito, yung ganito mag-reading. Ayan guys, kung makakapansin nyo, is 4.7, 4.3, 4.1 yung nag-reading na kapasitor na to. Ang kapasitor na to ay 2 microfarad lang. Pero pagka ganyan ang klase ng paghawak nyo ng test proof, ay nagtumataas masyado yung kanyang reading. Kaya ganito ako, pagka nag-reading, ginagamit yung tester na to. Yung isa lang ang dapat kong hinahawakan. Yung isa is open or mapapansin nyo, hindi ko siya hawak. Pagka ganyan, is tama na may nagigreading niya. Ayan, 1.8 microfarad lang ang lumalabas sa kanya. Ayan. Pero pagka once na tinap ko yung daliri ko dito sa may negative test proof, ayan, tumataas yung kanyang reading. Ay nagiging 3.24. Inapot pa ng 4 microfarad. Once na inalis ko, mabalik na siya sa normal reading niya. Hindi ko lang alam kung itong tester lang na to ang may ganitong uri ng pag-test. Ay, hindi ko lang alam iba kung accurate kahit na naka-kitchen daliri. Ayan, kinupigan nga lang dito itong kapasitor para hindi na tayo maghinang. Lagyan ko siya ng cylindrical tube para mas maging maganda. Ayan, itong microfarad to. Ito na nga yung pinagtanggalan natin ng lumang kapasitor niya. Lagyan din natin siya ng cylindrical tube para mas maging maganda yung pagkakabalot niya. Instead na electrical tape, ito lang ginamit ko. Pwede naman electrical tape pero mas okay para sa akin ito. Actually, nilagyan ko muna siya ng electrical tape bago ko siya nilagyan ng cylindrical tube para mas maging maganda. Wala maging open wire. Baka may mga sira ka electric pa na ganito din ang problema. Okay naman, may reading naman siya. Pero ayaw niya lang umikot. Mabagal lang ikot siya. Tulad na ito kaninang nakita natin. Kanina, tinest natin siya. Siguradong ang sira lang nun ay ang kapasitor. Sa kapasitor guys, pagka nagpapalit kayo, huwag ka masyadong mataas yung microfarad. Kung alin yung tinanggal nyo sa kanyang microfarad, yun lang din yung lalagay nyo. Pwede rin naman siguro tumaas ng konti, pero huwag naman sobrang taas. Kung 1.2, pwede nyo lagay ng 1.5. 1.7 sa 2 microfarad. Kaya nga ito, 2 microfarad, nasukat nga lang ako dito ng 1.8. Since ito lang naman yung available ko, ito lang din ginabit. 1.5 microfarad yung pinanggal ko dito.
Bumaba na siya. Nung tinest ko is 1.2 na lang. Kaya pinalitan ko siya ng 1.8. Tignan natin kung magiging okay na to. Kung mahilig ka sa mga ganitong content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod nating lalabas na videos. Ayan, selector natin. Ayan guys, umikot na siya. Confirm talaga na ang sira lang na to ay ang capacitor niya. Ayan guys, thanks for watching.